Sinabi nga ni Lonnie Walker na minura nga daw siya ni Russell Westbrook sa gitna ng kanilang laban. Pero bago natin yan talakayin, eto muna nga ang galit na si Zach LaVine. Sabi niya nga mga idol na you play a guy like me down the stretch, that's what I do. Do I like the decision? No. Bigyan natin ang context yan mga idol ng background kung bakit yan sinabi ni LaVine. Well, sa laban nga nila kahapon sa Orlando Magic, etong si Zach LaVine ay inupo na eto ni Billy Donovan sa 4th quarter. Talo nga sila 108-107. At ang dahilan nga ng pagbabangko kay LaVine ay dahil sa 25 minutes na kanyang paglalaro ay 1 out of 14 nga siya sa field. 7% lamang at 0 out of 5 sa mga 3 pointers, only 4 points. Kaya nga napagdesisyonan ng kanyang coach na maupo ka na lang LaVine dahil off night mo ngayon. Kaya nga ngayon ay medyo masama ang loob ni LaVine sa kanyang coach. Usually din kasi diba mga idol, kahit nga hindi maganda ang performance ng franchise player mo, ng star player mo sa team, ay pinapalaro yan hanggang 4th quarter. Imagine niyo na lang na si LeBron James inupo ni Coach Darvin Ham sa buong 4th quarter dahil 1 out of 10 ang kanyang shooting. O kaya naman si Coach Kerr pinaupo si Stephen Curry dahil hindi nga makashoot sa buong 1st to 3 quarters. Hindi naman sa pagkukumpara kay LaVine, kay LeBron at kay Curry, pero etong si LaVine ay ang kanilang franchise player, ang kanilang star player. Kaya naman very unusual etong ginawa ni Coach Billy Donovan na pagbabangko kay LaVine. At ngayon ay bigyang pansin nga natin etong sinabi ni Cam Reddish patungkol kay Steph Curry. Sabi niya, I was competing against the greatest ever. To be honest, it was fun. Tough too. He's non-stop moving. That's probably why my groin is hurting. So dito nga itinawag ni Cam Reddish na si Steph bilang the greatest. Siguro pagpapatungkol bilang the greatest shooter or maybe the greatest player. Who knows? Hindi natin alam kasi hindi nga nilinaw ni Reddish. Pero ang isang sigurado dyan, nahirapan, napagod itong si Cam Reddish sa pagbabantay kay Steph. Kaya nga daw sumakit yung kanyang groin. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang sinabi ni Lonnie Walker patungkol kay Russell Westbrook sa kanyang interview. Sabi niya, I had a mid-range pull-up and I pass it and Russ cursed me out. Sabi daw ni Russ, yo, you don't do that. I pass the ball, you shoot, okay? Stop passing the ball. I was like, dang. Sabi nga daw yan ni Lonnie Walker, that was something that made me want to be more aggressive. Minura nga daw ni Russell Westbrook itong kanilang batang player na si Lonnie Walker at kaya naman daw naintindihan niya ang gustong ipagawa ni Russell Westbrook sa kanya. Yun nga daw ay maging aggressive pa sa pag-score, pag-shoot, pag-puntos dahil siguro nare-realize ni Russell Westbrook ang capability or kung ano ang kaya ngang gawin na ito ni Lonnie Walker sa opensa. So kung ikaw ay isang young player, yan ang gusto mong maging veterano, yung ipupush ka na maging mas better. Hindi man mag-a-agree ang lahat sa paraan ng pagpupush ni Russell Westbrook sa kanyang mga teammates sa pamamagitan ng pagmumura. Pero hindi nga natin mapagkakailan na effective ito. Tingnan nyo na lang itong si Lonnie Walker. Sa pamamagitan nga daw ng pag-curse sa kanya ni Russell Westbrook ay na-realize niya na dapat mas maging aggressive pa siya. And that for sure mga idol ay magbubunga nga ng maganda sa Lakers team this season.